Ngayon, gagawa tayo ng personalized mug. Siyempre, ang kailangan nating materyales ay transfer paper at kailangan doon natin ipiprint sa sublimation ink. Tapos, sunod ang ating thermal tape. Huwag tayong gagamit ng normal na tape ha. Dahil ang thermal tape ay iba sa normal tape. Tapos, ang sunod natin ay mag. Yung mag na to ay brand ng Kui. Hindi pwede yung mga China, yung mga nabibili lang sa bangketa. Meron talagang brand na mag na pang sublimation. Hindi na lang ang tanong nyo ang sublimation mag. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating mag heat press. At ang una kong ituturo sa inyo ay ang pagsiset up ng mag heat press. Simulan na natin. Syempre, una natin. Unang gagawin natin ay susukat natin kung tama ang higpit. Yan. Para dikit na dikit yung ating pantatak. Yung ating transfer paper. Kailangan talaga may konting higpit. Dahil pag maluag, may malabong part, gano'n ang mangyayari. Guys. Ito naman. Ito, kakalagay, mainit-init pa to guys. Ito guys, ang una nating isusuot dito sa ating 6-in-1 na heat press. Yan. Kailangan eh, patayin muna natin ang ating heat press, guys. Tapos, ikot natin to. Ito, pag nasuot natin yung item, iikot naman natin. Make sure na mahigpit talaga at walang lalabas na init para okay ang temperature sa ating mug. Buksan na natin guys. Come here. Buksan na natin ang ating heat press. At ang ating temperature iseset up natin ng 320. Tapos, 320 din ang ating temperature. Ang next naman ay ang ating timer. Nagbago ang ating timer. Gagawin natin 100. Ang ating samag, pag sa fire ang gamit natin, pag 6-in-1, ang ginagawa ko ay 320 ang temperature at 100 ang oras, guys. Pagka sa heat press na sa fire na 6-in-1. Guys, yun na nyo. May ipapaliwanag ako. Ganito kabilis ang daloy ng heat sa ating mag heat press dahil maliit lang siya. Pero pagka dito tayo nagtatransfer ng heat, matagal umusad, matagal uminit kasi malaki yata ito, kaya ganun. Ito naman maliit, kaya mabilis ang bilang ng kanyang temperature. Kanya guys. At, guys, gugupitin muna natin ang ating mga transfer paper. Dahil hindi natin pwedeng ilagay ang transfer paper lang at kasukat lang talaga ng bag ang ating gagawin. Okay guys, na-tape na natin ang ating transfer paper sa ating mag. Ito, kailangan na may thermal tape para hindi mausad o umiba ng pwesto yung ating transfer paper. Tara, simulan na natin. Ang ating nga pa ng temperature ay okay na.
Kaya ilalagay na natin ang ating mug. Okay guys, yan. Make sure na mahahagit talaga yung buo ng ating transfer paper para maganda yung pagkakatransfer ng ating yan guys. Okay guys, malapit na mapuno ang ating maging okay ang ating temperature. Yan guys, okay na. Nandito na din ang ating mug. And start na natin guys. Start. Yan guys. Simula na ang timer. Yung temperature natin guys ay hindi ko pa sure kung okay ang 320. Dahil minsan nagtatagal pa rin ako. Para sa ating bag press. Kaya ginawa ko 100. Guys, malapit na tayong matapos. Ang ating temperature para sa bag press ay 320 at 100 seconds. Tignan natin guys ha kung tama ang ating ginawa para sa temperature. At syempre mainito guys ha, aware kayo dapat na hindi nyo hahawakan ang guys, mahirap kasi sobrang init. Titingnan muna natin. O yan guys, o kita nyo ba yan? Titingnan natin guys. Yan guys, ito na ang ating mug, personalized mug. Oh, ang ganda guys. Daw clockwise pasikip ang ating mag press pagka ano counter paluag. Gets mo na guys. Guys, ang pinakamahirap sa lahat yung walang alignment ang ating transfer paper. Ang hirap pantayin kaso pag kami nilagyan natin ng line ngayon diga ng line sa ganito para tuwid ang kupit natin. Magkakameron naman sa ating mag. Kaya, wala lang. Pansyahin na lang natin. Kailan nyo guys. Pasulong eh. Pasulong eh. Ang hirap tuloy. Ako'y nahihirapan. And then, guys. Ito maganda. Mukhang sa tingin ko naman ay okay na guys. Nilagyan ko siya ng pangalan. Pero brand namin yan. Brand namin to. Paninay Printing Shop. Yan, brand namin yan. Tapos nilagyan ko lang siya ng pangalan ng umorder sa akin.
na-discover ako. Pansin niyo to. Debit yun ng ayos. Then yun. Sa taas, okay yung print. Tingnan nyo hanggang baba. Guys, tingnan nyo. Malabo na yung letter T. Akala ko, dulo lamang. Pero tingnan nyo, hanggang dito. Ito, ito. Pero ito, okay. Okay, to part na to. Ito, malabo. Tapos dito, guys. Tingnan ko. Pag-comparin nyo. Ito, dito. Medyo malabo na din to. Compare dito. Para may problema ang ating mag-press. Kaya ang ginawa ko ulit, itong isa, inulit ko. Natapos na kami sa 10 seconds. Tapos, ay, nang sa 100. Tinaray ko, tinaasan ko yung, tinaasan ko. Ganto kasi ako maglagay, guys. Dito ko nilalagay. Ay, baka hindi nahahagip yung dulo. Kaya, tinaray kong idulo, dini sa pagilid. Tapos, yung, yan, guys, tinaray ko. Tinaray ko. Try na natin ang ating fit press. Tinaray kong abutin to. Nilagay ko sa gitna-gitna. Itong baba. Pagka... Guys, umuha kayo naman ng konti. Tanan nyo. Pero parang ganun pa rin. Ano? Baka ang problema ay nasa ating heat press na. Sa ating mag-press ang problema. Pero okay, all in all, makakayan mo.